Hi guys, welcome back to my channel. So, pupunta ko ngayon sa labas, obviously. Tara, maglinis tayo ng sasakyan. May dala akong basurahan. Kasi, kahapon nagbiyahe kami, di ba? Mas marami pa yung biyahe namin. Wait lang, may taong. So, ayun, kahapon, nagbiyahe kami, di ba? Nandito si PJ kahapon, Sunday. Today is Monday. And, ang kalat na sasakyan namin, meron akong panglinis. Kaya lang, hindi siya kayang higupin kasi, alam mo yun, nakasingit-singit sa carpet ng sasakyan yung mga, di ba galing kami sa buhanginan, sa dagat? Yun, yung mga buhangin ng shoes, nagsingit-singit. Tapos, sabi ni PJ, ah, tulinisin mo naman to sasakyan nyo. Ang dumi-dumi kasi, and, dapat kanina pa ako mag-start ng punta doon sa car wash, kineme. Kaso, nasisira ng Netflix ang aking schedule. Wait lang. Kasi ano, kagabi natawa ako kasi, doon sa Hapchon, yung hometown ni Mr. Kim, meron kaming pinupuntahan madalas. Nakapag-vlog na ako noon, parang hindi pa yan. 1 year mahigit na, basta hindi pa, parang pang ilang video ko pa lang yun. Nagpunta ako sa drama shooting place yun. Tapos nakita ko kahawak kagabi sa Netflix. Ano siya, Blue House, doon yung president, doon sila nag-taping. Hindi ko alam yung pangalan ng artista, pero sikat siya. Yung anong, Vagabond, yun yung title. 2019 pa yon pinalabas. Kaya lang, ngayon ko lang kasi siya, ano, pinanood. Tapos nakita ko lang, nakapunta na ako dyan. Tapos natutulog na pala si Mr. Kim sa sobrang excitement ko kagabi. Pumunta ako sa kwarto niya, sabi ko, yung ano, yung pinupuntahan nating shooting drama place nandun sa Netflix, napanood ko. Sabi niya, oo nga, di ba drama shooting place nga yun? Malamang dun sila mag-shooting. Kaya nakakatuwa na yung napuntahan mo na yun, nakita mo sa, oh my God, may mga sikat artist na lang doon, natapakan nila, natapakan ko, yung nahawakan nila, nahawakan ko. Ay, ganun pala yung feeling. Wala lang, nakakatuwa lang. Ay, nararamdaman ko na yung feeling ng mga, ganito pala yung feeling ng mga ano, no? Mga fans, lalo na ng mga BTS, mga K-pop. Oh my God, ka-istorbo pa ako na natutulog. So, ayun na nga, nagdala ko ng basurahan doon sa car wash naman, self-service doon. Kaso, meron din silang basurahan doon, kaya doon, isi-segregate mo pa kasi doon. Eh dito, isahan na lang, sabay-sabay na lang natin. Diyan ko na lang sa bahay, isi-segregate. Bawal naman magtapon dito sa Korea nang hindi nakasegregate. So, punta na tayo. Ayun, nasisira talaga na. Sa isip-isip ko, alas 12 na. 12:30 na nga eh. Tapos sa ibisipis ko po kahagabi, ay mag-ano ako, mag-car wash ako, mag-kukuskus ako ng tiles ng CR, magaganyan ako, magaganon ako. May ano, hayop na. Summer na talaga. Insekto pala. Ay, umiipot ang animal. Umiipot! Uy, swerte yan. Pera daw yan. Dumabo ka talaga dyan para mag-ipot. Gaatay ka. Shoo. Sigurado yung magiging pera yun, ha? Nag-ipot pa talaga siya. Ayaw tanggapin yung aking lukot-lukot na ano? Lukot-lukot kasi yung pera ko. Wait lang. Ayusin ko muna. Nabarihan ko na. Airgunin muna natin yung mga alikabok. Itong airgun. Oops! Ayaw niya rin. Kailangan pala may hulog. Akala ko free airgun. Wait lang. Itong mga ano pala. Itong mga... Ayoko masipsip. Nilagay ko na rito ang OE. Kasi alam niyo ba, one time, may nilagay akong kwintas ko dyan na... Nawala sa isip ko na dyan ko pala na ilagay. Tapos nagsipsip ako dito. Buti hindi niya nahigop. Yung napuntahan ko, ano? Hindi magaling... Malakas naman siya sumipsep compared dun sa nasa bahay. Kaya lang,
Nakukulangan ako. Hindi ko alam kung may level-level ba to. Baka luma na kaya matagal na. Mabagal yung sinisip. Ay, tapusin ko lang to guys. Para hindi ako, ano bang tawag dito, magtagal dito. Tapos na ako guys. Pero nakakainis. Alam niyo yung nagpuro alikabok ako, tapos meron ng dalawang umalis, ay dumating at umalis na kasama ko, kasabay ko. Ako hindi pa tapos, pero parang mas malinis pa yung kanila kaysa sa akin. Nakakainis, din talaga ako marunong. Sabi naman ni Mr. Kim, pag maglinis daw ako ng sasakyan, importante matanggal ko yung mga kalat, yung mga laglag na biskuit ng mga bata. Pero gusto ko kasi maging black yung mga ganyan, upuan, ganyan, ganyan. Pinunasan ko na, tapos nagiging white ulit sila. Eh dito sa likod ng sasakyan, and ng upuan ko, magiging white ulit ito mamaya kasi pag sinundo ko yung mga bata. Si Junso, sinisipa niya yan. Siyempre yung talampakan ng shoes niya, maputi. Hiningal ako. Mag supermarket na tayo, hayaan mo na yung, basta malinis na. Ay Mart, nandito na tayo sa harap ng supermarket. Bili na tayo ng pangsinigang na hipon. Sometimes may sitaw dito and kangkong. So, wish me luck. Tara, sa loob. Ay, may pakita ko sa inyo. Tignan niyo yung aking coin purse. O, diba? Di sabit lang. Katuwa lang. Ito na shrimp guys. Meron na ring balat na. Kaso mas pricey. Saka ang kagandahan nito, tanggal na rin yung bituka sa likod. So malinis na siya. Kaso ang konti, tapos 11,000. Ito madami, tas 8,000. Ang sinigang naman ganito eh. Ah, pinag-isipan ko tuloy kung magsigang ako o mag-butter shrimp na lang. Oh my goodness. Ito na yung napamili ko. Tara na. Box lang natin. Ito na lang. So, ganda dito. Meron na silang box na ready na. Hindi ka na magte-tape. Dati kasi ikaw pa magte-tape eh. Tapos na ako mamili. Maliligo ako agad pagdating kasi. Kanina di ba ba nag-airgun ako? Yung ano, yung hangin punta sa akin. Lahat ng alikabok doon sa basaan na in-airgun ko. Napunta sa akin. Diyos ko po. Tara na sa bahay. Nauuhaw pa nga ako. Di nga ako nakabili ng inumin ko. Ay, meron ako. Ay, nalimutan ko mo ng straw. Kasi yung mga anak ko, di ba sa atin, kapag bumibili ng Yakult or ano, wala namang kasamang straw, in-open lang. Dito sa Korea, ang mga bagets, kailangan may straw. Wait, nasa na yung banana uyo? Mag-banana uyo muna tayo. Banana milk. Eto. Try nyo to sa mga grocery store dyan sa Philippines. Ako kasi isa to sa mga nagustuhan ko nung pagtapak ko agad dito sa Korea. Ano, nag-stop over kami kasi sa Incheon ako eh. So, 5 hours biyahe kami papunta rito. Ngarag na nga ako sa aeroplano. First time ko sumakay nun. Tapos, 5 hours pang biyahe sa bus. Nag-stop over kami. Binili ako nito ni Mr. Kim. Ano, masarap siya. Meron ding strawberry! Meron ding strawberry flavor. So, ayun. Refreshing. Pero pag hindi kayo mahilig sa banana, hindi nyo ito magugustuhan. Pero, ako nagustuhan ko siya. Hindi na naman ako mahilig sa saging. Tara na. So, ayun guys, nasa bahay na tayo at nakaligo na ako kasi inuna kong gawin yun kasi parang pakiramdam kong kapal ng mukha ko sa alikabok. So, ayun, pakita ko sa inyo, saglit, yung mga pinamili ko para makakilos na ako sa susunod kong gawain. And tissue. Tapos, bumili ako ng cereal ng mga bagets kasi naka-sale to. And, magic sarap. Hindi ako nangawalan nito sa bahay. Tapos, bumili ako ng chicharon. Ang bilis nito maubos sa amin nung kailan ba
kailan dumating si PJ? Kahapon lang, Sunday. Bago siya umuwi, bumili kami nito, madami pa ngayon. Dalawa na lang, isa lang kinuha ko. Ah, tama, Sunday. Yung mga foreigners na nag-factory worker rest day nila, baka namili sila. And, mahilig din sila sa chicharon. Sinigang mix. Siling panigang. Yung hipon, ito yung binili ko kasi nga panigang, hindi na lang yung isa. Parang pansaog yun eh, no? Yung mga balat na. Tapos, banana milk para sa mga bagets na nabawasan na ng nanay. Tapos, para tong KitKat. Bumili na ako, pantanggal umay. And, itlog. Tapos, fresh milk. Jojibang. Ibig sabihin ng Jojibang, parang ano siya, diet milk. Ganern. Less fat. Ganern. Tapos, nanghingi ako ng sign. Sabi ko, magsisinigang ba talaga ako? Kasi nga, pag nagsisigang ako rito sa amin, madalas ako lang umuubos. Sabi ko, ah, pag nakakita ako ng ano ngayon, ng sitaw at kangkong. So, nakakita ako. Bumili ako ng dalawa. Mahal na itong ganito. Kaya sobrang bihira lang. Pero ngayon, plano namin magtanim sa bakura nila Vanessa. Ay, magtanim tayo dun. Kasi wala pa kami nabibiling binhi. Tapos, kangkong. And last but not the least, bumili ako nitong lagyanan ng side dishes kapag kakakain. Para ibang side dish. Kasi usually, ang side dishes dito sa bahay namin pag kumakain si Mr. Kim, yung mga bata, 3 piraso lang. Pero sa mga Korean talaga na pamilya, dami niyan. Kanya, iba-ibang platito. So, ito, isang platito na lang para ano, less hugasin, diba? So, ayun lang yung pinamili ko. Sobrang konti lang kasi ang plano ko lang naman talaga yung panigang. And, lulutuin ko na to kasi anong oras na? Magti 3 o'clock na and babalikan ko na lang kay later pag nakaluto na ako. Nakasalang na yung gulay. Hinuli ko yung hipon. Pero, yung kangkong, mauuna muna yung hipon. Kasi, di... Ang mama ko ganyan ginagawa kasi sabi niya matigas daw yung ano, yung sitaw. Kaya una niya yung nilalagay kesa sa hipon. Pero pag baboy, baboy muna bago yung mga gulay. So, eto lang ang iaano ko. Sabi ko kanina sa inyo, pabalikan ko kayo pag luto na, diba? May gusto kasi ako i-share sa inyo. Ayan yung binabili nating hipon. Eto lang lulutuin ko kasi malamang sa malamang yan, ako nga lang yung kakain. So, ganito yan. May papakita ko sa inyo. Kapag nagsigang kayo, tanggalin nyo rin yung ano, yung bituka. Kasi ganito pag tanggalin, wow, nag-feeling. Feeling magaling. Ako kasi dati, kinakat ko lang yung ano nito, yung antena, tapos na, hindi ko siya nililinis. Baka meron din sa inyo ganun yung ginagawa. And, excuse me, kapag kinakain ko na siya, meron siyang mapait sa likod niya. So, madumi yun, bituka niya yun. So, tanggalin natin yun. Magmumula kayo dito, bibilang kayo from head. 1, 2, 3. Sa pangatlo, dun yung dudukutin. Yung kanyang, tingnan niya. Dito kanya. Ayan. Madumi yan. Patanggalin natin yan isa-isa. Gets? What? Nagturo. Hindi, gusto ko lang i-share kasi ako rin noon talagang sama-sama yan. And alam ko, meron din sa inyong ganun. Matrabaho to, pero at least mas healthy, di ba? Mas malinis. So, 1, 2, 3. Sa pangatlo, kunin nyo yun, dukutin yung ganyan. Madudukot nyo yun agad. Ayan. Bituka na yan. Blurred kasi. Hindi ko mapakita. Pero sobrang madali lang siyang gawin. Mukha lang siyang mahirap. Yun nga lang, bilisin nyo kumilos kasi baka marami kayong hipon na lulutuin isa-isa inyo pa. So, ayun lang yung gusto kong ipakita. So, gawin nyo yun, ha? Balikan ko na lang talaga. Ito, totoo na. Babalikan ko na lang kay later kapag luto na. Ito na yung sinigang. Sarap. Sundin ko na yung mga bata. Si Mr. Kimi, sarili siyang ulam. Meron pa nga ako natirang konting pansit. Sayang, if ever ayaw ng mga bagets ng sinigang, magpansit sila and lutuan ko rin sila ng gulay. Ganyan yung buhok ko. Ganyan ng buhok ko kapag ano, hindi, yung naligo ako tapos hindi ako nakapagsuklay agad. Ganyan.
So, dapat kapag maligo ako, magsuklay ako agad. Kaso kanina na busy ang lola nyo, diba? Hindi na nga ako nakapaglaba. Bukas na lang. Feeling ko naman dire-diretso ng ganyan yung araw. Ay, yung panahon. Tingnan nyo, may sarili na siyang buhay. Para siyang tinirintas, tapos yung tatanggalin na. Magpa-ano tayo, magpa-ayos ulit tayo ng buhok. May 1 year na yata since nagpa-ayos ako ng buhok. And, sama ko kayo kan sakaling makapag-decide na ako kung magpapa-ayos tayo ng hairdo. Kasi, ang pangit eh. Tingnan nyo. Sunduin ko na rin yung mga bata maya-maya. Meron pa ako ang 15 minutes. Ito, ayan. Ayan ang nagpasira ng schedule ko. Episode 7 pa lang ako. Try nyo sa mga hindi pa nakakapanood. Nakakatawa. And pakita ko sa inyo yung ano ha. Yung sinabi ko sa inyo na puntahan ko na. And nakapag-vlog na ako. Siguro isang taon at kalahati na. Kaya lang hindi ko siya napakita ng ganyang kaganda. Kasi baguhan pa lang ako eh. Hindi ko pa alam mag-vlog-vlog nun. Basta kinukunan ko. Puro mukha ko lang. Saang episode ba yun? Baka makapiright ako. Episode 6 ba yun? Try natin sa episode 6 ha. Hanapin ko muna guys, tapos pakita ko sa inyo later pag nakita ko na. Wait lang, ito na. Wait. Hanapin ko yung ano niya, yung... Kasi ang story dyan, pumunta sila sa Blue House. Kailangan niya makausap yung president. Kailangan yung ano, yung pinakita talaga yung ano. Ayun na mismo yun! Ayun na mismo yun. Kaso na... Ba't gano'n natuwan-tuwa ako? Ano? Ayan! Ayan! Oh my God! Nakapunta na ako dyan! Matanggang ang kinikilig pa din ako. Mamaya po, paano uli natin pa? Anong tawag doon? Sana kunan uli sa taas. Oh my God! O diba? Ayan! Nakapunta na ako dyan. Pwede ka mag-picture-picture. Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa ang bata. Sundin ko na nga sila. Kahit naman maaga, pwede ko na silang kunin eh. Tara. Tingnan niyo yung sasakyan, guys. O, diba? Malinis na. Sa likod. O, diba? Ito, mamaya kulay white ulit yan. Dahil sasakyan na ang ating Junso. Diyan din. Tapos yung car seat ni Junmo. Hindi ko alam kung sira na kasi... Palitan ko na lang siguro yung pang-age niya, yung hindi na ganyan, yung ano na lang, yung nandyan tapos may belt. Kasi ano, ayaw na ma-extend yung ano, seat belt. Tinry din ni Vanessa, hindi niya rin nagawa. O diba, ang linis, ang ganda sa pakiramdam. So, mga ilang araw lang kaya yan. Ang pangit talaga ng buhok ko. Sunduin ko lang sila, tas di ko na sila igala. Perfect sana yung weather na ipasyal ko muna sila bago umuwi. Kaya lang kasi may edit pa ako. Alam nyo ba yung video ko? Siguro 3, 4, di ko pa na-edit. Sana lahat may pambayad ng editor. Joke! So, ayun, tara na. I told you. Diba? Kasabi ko lang kanina. Baka gusto nyo ako antayan, mga boss. Chadong cha. Kapsida. Ito mo. Ay, magpapahawak na ito Kedra! Kwa jam ako. Igo jun suko! Igo jun nako! Nakita niyo yung laruan? Di ba kakalinis ko lang yan? Ayan na naman. Pag sila yung nagligpit, nagliligpit na kasi sila ng mga ranuan nila eh. Ganyan, baro ba lang lagay. Pero kung ayusin yan, kasya na yan. Hindi na naman masara, gusto kong umiyak. Sila merienda. Ako dinner ko na guys. Sinigang. Ang sama ng nanay no, siya kanin. Hindi 7 PM pa sila nagdi-dinner. Ako bago mag 6, 'di ba? Sinabi ko sa inyo kailangan nakakain na ako. So ito ang aking dinner for today.
Sinigang na hipon, patis na may sili, plus rice. And yung vlog natin for today, tatapusin ko na. Kita-kits ulit sa susunod ko pang vlog. Please don't forget to click like and subscribe and also hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod pang video na gagawin ko. Bye! Maraming salamat!